10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. What's up, mga kayeses? My name is JR, your opportunity seeker at bubusog sa mga bawat oras nyo. And of course, my name is RK, yung Giggle Travel Vlogger. Ang maghatid sa inyo sa iba't ibang klaseng opportunities. Yeah. At meron ako. 2022. At bago ang lahat, siyempre, is kahit medyo late na, happy, happy new year pa rin sa inyong lahat. Happy new year, mga kayeses. This is 2022, yeah. Year of the Tiger. Year of the Tiger. Happy new year. Nakaabot tayo ng 2022. At saka, ang matindi yan, ha? Hindi natapos ang year ng 2022. Yes. Yan, nakuha natin at nakamit natin. Ang ating umpisa. Nakahanap tayo, nakaunang hakbang tayo, naka-first step tayo sa ating inaasam-asam at ano. Correct. Ayan. So, kamusta mga kayeses and kamusta po ang inyong New Year? It's been a long time since the last time na nag-live po kami. Kasi yes, syempre, dumaan po tayo sa holiday season. Mm-hmm. Ayan, so we spend time for our family. Ayan, ako, mm-hmm, especially umuwi ako ng Romblon. Ikaw, hindi ko alam kung saan ka pumunta. Ay, malamang dito na sa akin. Alam mo, dito lang. Alam ka, lumayo pa ako. Oo, di ba? For the longest time, dahil sa pandemic, at least nakauwi din ako sa amin. Yeah. Pero ang antindi ng pinagdaanan ko, ha, ba namin, bago kami nakauwi, syempre, kailangan nang ikompletuhin yung mga vaccination mo, yung QR code, and everything, ayan. Tsaka, yung mga syempre, passport, syempre, hindi ka makakasakay ng barko nang wala kang passport. Ang aga naman ng 2022 na to, JR. Ko naman. Hindi, may naalala kasi ako eh. May sinama kami papunta ng Davao. Eh, namroblema siya sa passport niya kasi walang passport. Papunta ng Davao. Sino naman yun? Hindi natin pag-usapan. Ayun, so, miss na namin kayo mga kayeses. Siguro nagtataka yung iba dyan bakit hindi kami nagla-live. Yan. Siyempre, naging busy naman po. Siyempre, holiday. Yan. At saka, siyempre naman eh, tayo naman may pamilya din ng mga dapat. Gampalan. Pera lang sa'yo. Ewan ko kung... Oy, siyempre, nandun ako sa pamilya ko, di ba? It's ilang days din ako na we spent almost... Yeah. Hello, 10, hindi, almost 2 weeks ata kami sa Romblon. Oo, 2 weeks. Hoy, sarap nung ano ha, sarap nung pasalubo, salamat sa pasalubo. Oo, ang sarap. Nako, itatawagan ko po ang aming production assistant. Nako, dingiintay ni Direk yung ating, yung pasalubong daw sa kanya. Nako, Tomas ha. Sarap! Ano na yan ha? Ang sarap niya, sarap nung ano yung mani na parang pili. Oo, actually may kasamang ano yun. Alam dutin eh. Ginataang langka, kaso ang problema, yun nga. Ginataang langka. Oo, ginataang panis. Ang problema na mayapa. Kaya lupa ang nakinabang. Napanis yung iba. Okay, pero bago ang lahat, okay, shoutout muna po tayo kay Mr. Ian De Leon. Yes, hello Sir Ian. Syempre, we would like to thank also Sir Ian. The last time po na pumunta kami sa kanila na sobrang atong na atong po ako sa inyo. Hindi na ilang nakakantot pa ako. Sobra ka naman, hindi naman ako kumain. Hindi, di ba? Puro, eto naman kasi si NJ, sabi sa akin, juice lang, para daw mawala yung sipon. Ako, naka-ilang shot pala ako, parang iba na ang tingin ko kay NJ, nagiging Derek Ramsey ang tingin ko. Aba mo din. Iba pala yun. Oo, so shoutout din. Kaya of course, siyempre sa ating isa sa naging major sponsor natin. Ang yes, Pira, of Viajera. Course. For Viajera, salamat po. And thank you also for inviting us last time. Saka nga pala sa mga viewers natin, please paki-like po and share ulit. Ating live today, makipagkulit at yan, tsaka magandang ating mga pag-uusapan ngayon. Umpisahan natin ang Year of the Tiger, 2022 na isang masaya at pinupuno ng pag-asa. At saka siyempre, umpisa ng taon nito, namimigay tayo ng mga blessings. Magpapapasok tayo sa ating mga inaanak. Umpisahan natin yan, kamimigay na kung ano-ano. Oo. Kaya, siyempre sa mga viewers natin, paki-like and share po muna natin ang ating
live for today. Hello, Tol. May Daria. Ayan, syempre ang ating pinaka-lifetime ano na yan. Eh. Mm-hmm. Lifetime, anong tawag dito? Lifetime achiever. Achievement award. Always. Ayan. Yeah, tsaka syempre, shoutout din sa aking mahal na Mami Dolly. And of course, sa aking pinakamamahal din na ate. Ayan, yan. Mabel Ferasol. Shoutout. Yan, shoutout po sa inyo. Tsaka magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Good evening. Happy New Year sa inyo. Okay, sama-sama po ulit tayo mga pagkulitan. At samahan po ulit kami sa isang masayang kwentuhan. Ngayon, nasa makasi. Siyempre, dami part ng mga nangyayari ngayon. Correct. Oo, dakot Diyos ko ito. Correct. Kaya kasi ito na naman. Ay, nako. Wala nang katapusan. Oo, hindi na natin gustong banggitin. Kaya lang, mababanggit at mababanggit din ang lockdown. Uy, nako. Paano na tayo nito? Paano na ang ating mga kapatid sa paghahanap buhay at sa pagninegosyo? Oo, pero syempre, nandun pa rin naman tayo sa side na nag-iingat lang din talaga. Yeah, so, correct, sige, correct. Might as well, sundin na lang natin yung mga panibagong patakaranan naman ngayon. Yeah, kung ano man yan. Okay, yan. O kaya kay Ma'am Mad, Ferasol. Del Ferasol, salamat po sa pag-share po ninyo. Salamat po. Oo, tsaka lagi nanonood dyan sa YouTube natin, no? Skip ads. Correct. Ganun pa supportive yung ate ko. Yan. At tsaka syempre, yung iba natin viewers, sana napapanood nyo na yung ating mga naging upload na natin. Na oo, nako. Well, balikan muna natin yung partner, yung ating 2021. So, yeah. What time that we started this production? House introduction, ano natin. Kung kailan tayo nag-umpisa, ano yung mga pinagdaanan natin, yung mga happy memories, mga ano ba to? Ang dami eh, di ba? Hindi, pero bago lahat. Kailan ba tayo nag-umpisa? Ano bang date tayo nag-umpisa? September. Parang hindi natin napag-usapan. September. Oo, September. Pero July, I think August pa lang, nag-ano na tayo, nag-build na tayo ng core. Diba? Okay. So, meeting na tayo na direct. So, matatal, nag-ilang buwan na tayo from September, October. Oo, diba? Pwede ka naman magbilang eh. Bakit ipapasa pa sa... Siyempre, kailangan ko na kausap eh. Kakagigil ka rin eh. Kung September, October, November, December, January, 4 months mga kayeses. Yeah. Bilang mo for 4 months, anong milestone na nila? Na ayun, di ba? Na pagdaanan ng Eagle Duo. Correct. At saka siyempre, yung dahil sa mga viewers sa ating sumusuporta. Siyempre dahil sa inyo. Walang tigil pa. Walang tigil pagtulong sa amin. Walang tigil sa papanunood sa aming YouTube, mga vlogs namin. And of course, syempre, hindi natin pwedeng baliwalain yung mga supporters and subscribers. And of course, yung mga tumatanggap sa atin na kini-feature natin sa vlogs natin, di ba? Yung mga sponsors natin, nakuumpisahan natin, yung unang-una natin. Hindi, tsaka ang dami talagang tumutulong din, kaya nakakatuwa din naman. Na para mag-move forward tayo na mag-forward din. Saka ano ha, nakakatuwa ha, ang dami-dami nag-message po sa amin na nag-a-apply. Kala mo naman ang laki-laki production studio. Nag-a-apply for production crew, production staff, malay nyo naman. Meglang bumulusok to eh, kakailanganin natin yan. Hintay-hintay lang po tayo. Correct, correct. So yung mga pinagdaanan natin, itong mga nakaraang vlog natin na napakasobrang sasaya. Tsaka ano, hindi lang yan ha. Papasalamat din pala ako siyempre sa director natin. Oo, kita mo yung mga galawin mo na ating Iba na, di ba? Di ba may improvement na? Pa-upgrade ng pa-upgrade. Actually, na-enjoy ko na ngayon panoorin yung ano natin, yung videos. Kasi nakakatuwa na siya kasi maano naman. Hindi ka nag-enjoy? Hindi. Hindi, joke lang. Siyempre nag-enjoy. Hindi, ibig sabihin kasi, parang ang sarap ngayon sa mata. Kasi ano yun, ang dami ng mga... Ewan ko itong director na ito, ang dami rin yung sigurong ano din. Kasi nade-develop talaga. Pwede, siyempre, nagsasagot ng homework. Correct. Ng assignment. Yun. Kaya, shoutout daw, sabi po ni Mr. Renren Magtibay Ramiro. Hello, Sir Renren. Shoutout po, oh, mga idol. Mas idol po namin kayo, Mr. Renren. Ayan. So, balikan na natin. Habang nagpaparami tayo, at di ba't meron ka ng good news? May good news po kami sa inyo mga kayeses. Yeah, meron pong sisiwalat. Ibubunyag po ang aking partner na si Giggle Duo JR later. Pero syempre magpaparami po muna tayo para naman ma-spread natin itong bagong fresh na good news for the year 2020. Saka dito na din yung mga kayo sa ating mga bata.
bata, matanda, kung meron kayong mga anak, matutuwa kayo dito sa ipamimigay namin ngayong gabing ito. Correct. Mm. Nako, matutuwa po talaga yan, kayo kasi correct. Basta matutuwa po kayo. Wala na ba sabi? Oye, teka lang, habang nagpaparami tayo, balikan natin yung mga ano natin, from the start, kasi 2021 tayo nag-start. Correct, so, correct. Ano yung mga pinagdaanan natin, di ba? Siyempre, in spite and despite of the situation, yung pandemic, di ba? Yeah, biruin correct. Mo yung nakarating tayo, umabot tayo sa ganitong klaseng ano, pamumula. Ang sabi lang. Hindi, pero siyempre, tumawa ngayon. Hindi, pero siyempre, yung umpisa natin, eh siyempre, yung start natin, di ba? Kailan, saan ka nakakita ng start? Yun na yung katapusan. Gusto mo matapos tayo ngayon? Hindi, yung start natin, siyempre, pinagdaanan natin, kagaya ko, nung nag-uumpisa tayo, siyempre, meron akong iniindang, ano? Sakit. Oo, pero maganda niyan, nalagpasan na po natin yan. Oo, pwede na po siya ngayon kumain ng mga spices. At saka medyo lumalaki-laki na tayo ng content. In fairness nga, Parker, ang ganda na ng ano ngayon, ang ganda na ng katawan mo. Buka nga, na develop na tuloy laway. Feeling mo naman. Ano to, Richard Gutierrez? Hindi ba the first time that I saw you last time, di ba last year? Correct. Di ba that was the time siguro na talagang ano ka, nag-struggle ka pa dun sa sakit mo. But at least, God is so good kasi yes, ang blessing Amen. Na binigay sa'yo, yung Amen. Papasko sa'yo ni God, and yung pa-New Year sa'yo ni God is ayan na nga. Yeah, correct. Kung makabawi. Correct. Tinitingnan ko nga yung kauna-unahan ating vlog, yung ating parang pinaka... Tawag dito. Oo, kita ko yung mata ko pag lumuluwang ganyan talaga. Saka yung mukha ko talaga, pahit na ano tayo ako. Siyempre balikan natin, Parker, yung mga naging ano natin, naging bahagi ng ating mga first vlogs natin, yung nag-umpisa pa lang tayo sa YouTube, yung nag-start tayo from zero, one subscriber, two subscribers, until such time na we were able to hit the 1,000 plus subscribers. Yan. So, siguro pinakamaganda niyan, pasalamatan natin yung mga nakasama natin. Correct, oo. Isa-isahin natin from the very start. Siyempre, nandiyan yung pizza and pasta. Oo, pizza diba? And pasta. Sila yung naging ano natin, ang pizza and pasta natin, ang pinakamaging launching natin direct na. Ayun, sa food vlogging, sa food content natin. Oo, tsaka siyempre nakakasama natin diyan si... Of course, si, the most handsome si ano, Ranti. PBB, Ranti. Hindi, tsaka si ano, si... Si Mayan. Mayan. Mayan Awitin. Awitin. Yan, na congratulations na ngayon is Miss Awitin na ato ng Sandalaya. Yan. At tsaka si ano, yung isa pa, si... Si Staley. Si Staley. Ayan. Si Staley. Ang ating mga TikTokers. Oo. Mga sikat na tumulong sa atin dahil kahit paano naiangat yung ating viewers and followers. Correct. At saka ngayon, nakakatuwa sila. Parang nasa ano yata sila. Parang sa isang, hindi ko alam. Kung model, parang, ano, nagmo-model ata na sila. Parang ewan ko kung Lazada o Shopee. O talaga? Wow. Parang daily nandiyan na sila. Parang sila nagpo-promote. Oo, nakakatuwa. Parang live-live din yata. Pero natin sila sana. Kaya, nakakatuwa, nakakatuwa. Doon ang dami din nila activities. Correct. So, yan yung mga ilan na mga nakasama natin. Yan yung first natin. That was our first. And then our second vlog was, yun of course, si Sir Felix Corcuera. Yan. Ng Victoria Laguna. Yung balot vendor. Ay, ito sa umaga. Balot vendor sa gabi. Yes. Na nag-earn din ng maraming views doon sa YouTube natin. Tama. At saka ano, dyan natin natikman yung... Ano, of course, yung TV. Yung kakaibang ano. Balot. Hindi, hindi. Yung bibingkang bulok. Hindi. Bulok. Bugok. Sa bibingkang bugok. Bugok. Abnoy. Abnoy. Oo. Baka abnoy ka naman talagang... Talagang talsik ang laway. Yung bibingkang abnoy. Oo, bibingkang abnoy. Nako, namimisa po namin, Sir Felix, yung inyong balot. Balot sa puti. Balot nila sa puti. Alam mo yung walang matigas. Alam mo, direct, yung walang masyang matigas. Wala, wala yung bato yung na tinatawa. Yung naman ng balot, makakain mo talaga. Oo, nako, ang sarap. Nakakatuwa na ang balot nyo. Kahit of course, ang neck, ang... After nan, yung kay ano naman, kay Sir Ferdy. Yan.
yung ating sinigang na baka, yung kalabaw. Kalabaw, sinigang na kalabaw sa Mandaluyong. Correct! All the way from Victoria, diretso tayo ng ano, Mandaluyong. Correct, para yung ano yan, naman yun. Nasa harap naman po yan ng Red Cross ng along EDSA. Correct. Ay, actually, kitang-kita naman yun eh, along the highway lang yun ng EDSA. Parang inulit ko ng ayun, yun. Diyan nila makikita yan. Kung yung pagpaluwas sila, pabalik sila ng probinsya, duman po kayo dyan. Ako, napakasarap ng mga pagkain dyan. Saka mura lang po ha, talagang lutong bahay. Pero syempre, ang binabalik-balikan talaga dyan ng mga ano ni Sir Ferdy is yung, yun nga, yung sinigang sa... Sinigang na kalabaw. So after naman nun ay na-feature naman natin ang Beriedade Sariyaya. Yan naman yung next natin. Oo, na hanggang ngayon ay sikat na sikat pa rin. Sikat na sikat. Palakot pa rin sila yung palakot. Oo, tsaka ang dami na ngayon, lalo nang dumami ngayon yung kanilang mga stalls. Meron na sila mga night market. Grabe yung ano, no? Grabe yung Bereda, no? Ang bilis na mga Hindi kasi marami silang followers sa kanilang YouTube, sa kanilang Facebook account. Kaya nakakatuwa. At saka yan, maganda rin yan pagka napupunta kayo dito sa Quezon. Mm-hmm. Kung gusto nyo mga pika-pika, mga merienda, milk tea, yan. Correct. Ayun. So, then next naman is of course yung tayak naman. Yung isa sa mini tayak na pinuntahan natin na tuwang-tuwa ka dahil mini pa lang yun. Kaya gusto mo yung mga ganyan. Kasi alam mo yung mga ganyan adventure. Mga nature. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa kahayupan. Kaya mga nakikita dyan eh. Hindi naman nalalayo. Halata naman. Ayan, so mini tayak. So, dun ang pinuntahan natin. Then after that, was of course nandun na tayo sa Coffee Deli. Yeah, Coffee Deli naman. No? Siyempre, shout out natin yung pinakamabait na nag-ano sa atin. Nag-accommodate sa atin. Yan, yung Coffee Deli. Yan, ganyan naman mga tatagpuan. Sir Rodel. Okay, Sir Rodel. Sinapilo. Sinapilo, ganyan mga tatagpuan yung mga, tawag ito, mga organic, mga natural food. Gusto nyo mga healthy food. Kung kayo mga vegetarian, yan, yung mga makikita. Kaya yung money ni Ak. Tsaka nakakatuwa, no, kasi ilang months pa nga lang talaga tayo, almost 4 months pa lang, pero ang dami na nating napuntahan. Correct. Ang dami na nagtiwala sa atin, di ba? Biruin mo ba naman, pakainin ka baga naman ng libre? At ang dami, di ba? Ang dami natin mga naging kasiyahan. Oo, talagang nakakatuwa yung 2021. And we are looking forward for better. And of course, one of the best year na mangyayari sa The Yes Channel is of course ngayon 2022. Siyempre, huwag na natin indahin yung mga nangyayari, mga negativities ngayon. Correct. We all have to always face it with positive minds and positive outlook. Ayan. Correct. Kaya ano, tawag dito, ang gawin nyo lang po, manood lang kayo dito sa Google Doon. Correct. Tawag yan? Yun. Yun. So after naman nun, ay pumunta naman tayo sa Pagbilao, Quezon. Ayan, yung UC Drive Beach Resort. Ayan. Over mo, tapos arkila ka ng bangka dyan, sa mga island-island naman. Island hopping ka ba na ba? Malamang magbabangka. Ayun, so after nun ay, anong next natin, Direk? So after nun ay, we went naman to, ay hindi, yung nag-ano na tayo sa Sariyaya naman, yung celebration with the productions team. Ayan, kasama. Yung mukbang with the production team. Na balita ko ay nasa ano yung production team niya. Yung mga plano niya sa buhay. Yun ata yung celebration natin ng kamomonetize. Hindi nag-monetize. Nag 1,000 subscribers pala. 1,000 subscriber pala. 1,000 subscribers. So, ibig sabihin yung monetization, wala, wala naman dito direct. Wala sa live. So, yun. Nag 1,000 subscribers tayo. Nung time na yun, kaya we celebrated no that time. And then after naman noon ay ano bang next natin doon sa Sariyaya, dire? Yung ano na, parang Katimona na ba? Hindi pa. Hindi pa. Oo, meron pa tayo yung Candelaria. Ah, okay. Yung JIJ. Ayan. Siyempre hindi natin 'yan makakalimutan ng JIJF, my God. Oo po, JIJF, kailan po kaya ang susunod natin? Nakaka-miss ko ang pagkain ng JIJF.
JF, alam mo, minsan eh, talagang minsan, pag na-imagine mo, pag minsan napapanood ko ulit, inuulit ko sa ano, na sa YouTube natin. Pero tsaka ang dami naman talaga nagsasabi, grabe naman yung ano yun. Yung pag hindi siya, oo, tsaka yung pagkain naman yung, kasi, nakaka-ano din talaga, diba, nakakatuwa. Oo, oh, yan, gore-gore. Tsaka talaga namang quality. Of course. Kasi quality lang yung Mr. Lebron James. Yan, kaya shout-out sa'yo, Mr. Lebron James, ang aming niya. Of course, laging na andyan, takaantababay, takaantabay sa pagla-live ng video duo. Yan, shout-out sa'yo, Mr. Lebron James. Ayun. Shout-out din sa mga friend natin dyan sa Quirino. Hello po sa inyong lahat, sa mga taga Quirino. Okay, shout-out na rin kay Sir Toto at saka sa ating mahal na governor dyan. Wow, hello, governor. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Ayun, and then, of course, the last one was yung sa ate mo na sobrang... Buti nagalit ka! Eh, kasi nagigigil ako dun sa ano, kasi dun na nag-start yung TV tinidirect. Hindi. So, ito na yung ano, ito na yung ating mamad. Oo, ito na yung ating muna. Yung sa zigzag muna, yung umakit tayo ng almost 2 kilometers. Hindi, almost ha, 2 kilometers talaga. Ay, oo, 2 kilometers. Bali, 4 kilometers siya. Oo, back and forth. Oo, balikan. Grabe. Pero sobrang nag-enjoy dyan. So, ako din, sobrang nag-enjoy. Although nakakapagod, it's kind of... Mas lalo na si Drake, mas sobrang nag-enjoy. Kasi ilamo ka sa pag-apa. Kaya hindi nakalakad eh. Very tiring yet very ano siya, very at ano yun nakaka ano siya, naka-relax tsaka achievement sa akin yun ha. Kasi hindi tsaka ano naman talaga, alam mo nung umakyat nga tayo doon, yung 'di ba, yung hindi natin alam na yun na pala yung tuktok. 'Di ba kasi yung unang pagpasok niya na gano'n, 'di ba, parang ang daming puno, tapos yung mga blahe na semento. Tapos pag akit mo doon, pagdating mo doon sa taas ng hagdan, biglang bubulaga sa iyo yung landscape. Correct. Napakaganda na. Magulat ako. Natawa naman ako sa landscape ng mundo. Pwede namang landscape na ng keso. Talagang gulat. Landscape talaga. Ganyan talaga. Ganyan talaga. Ganyan ng mundo eh. Ayun sa bagay. Yun ang ginawa ng Nigala. Yay! Tamo na. Nagis mo na. Ipasok mo kayo. Oh, sobrang na-enjoy niya po talaga. Actually, siya lang nga ata nag-enjoy doon talaga sa ano na yun. Hindi, saka parang hindi ako napagod nung maghapon na yun eh. Oo, oh, no. Parang talagang energy. Pero very satisfying kasi syempre, pinagpawisan ka, yung mga, alam mo yung matagal nang nanunuot na mga kalamnan mo eh talaga nagising. Hindi, tsaka ako kasi sa tagal-tagal ko na pumupunta dyan sa Atimonan, hindi ko alam na mayroon palang ganyang kagagandang view. Oo, oh, no. Hindi ko alam na mayroon. Ang dami pala talaga sa dito sa Pilipinas. Dami talaga po talaga dito sa Pilipinas. Actually, we can start nga na anuhin itong Quezon. Medyo hindi, matagal-tagal po namin. Mauubos ko ano yung mga magaganda dito. Napakarami pa. But of course, syempre, sinasala din kasi natin kung ano talaga yung mas kapanapanabik na puntahan. Oo, yeah, sa Quezon. Tsaka yung talaga maganda. Syempre, yung punta mo doon, yung Bali. Alam mo kasi pag nakakapunta ka ng mga ganyan lugar, talagang hindi mo matatawaran eh, yung saya at saka yung experience sa ganyan. Correct. At syempre, hindi naman nangyayari yun. You get the help and the support and the sponsor by Care Bahero. Ayan. Thank you so much, Mr. Mr. and Mrs. Maraming salamat po sa inyo. Dahil kung sila po sa inyo, ay nag-sponsor ng trip na yan. Mm-hmm. At walang pakundangan pagpapakain sa atin. You know, siyempre, gusto rin natin pasalamat ang partner ang involved doon sa vlog natin. Yan, of course, ang Robert Kaina. Na sobrang dami din po. Kala mo naman tayo mga kataibigan. Saka ang paubusan ng pagkain. Hindi, tsaka kung ang ganda rin talaga kasi din ng pagkain nila. Eh, no wonder naman, bakit naman pinupuntahan din naman ng mga artista pagka napapagawin dyan sa Quezon. Biruin mo yun. Hindi rin naman talaga sila kung saan yung nalalagpasan. Pagkakakain ka, yan talaga. Siyempre, after natin kumain dun, dumiretso naman tayo sa Glory's Refreshments. Hindi pa pala, pumunta muna sa Bantakay. Oo, yung last vlog natin was Bantakay Falls. Ayan, sobrang enjoy naman. Pero siya lang din ulit ang nag-enjoy kasi siya lang din po ang naligo. Oo, kasi hindi ko napigilan eh. Oo, ako hindi ako nakaligo nung time na yun kasi sobrang lamig ng tubig. Akala ko anong meron ka eh. Hindi! Sobrang lamig kaya ng tubig, hindi ko kakayanin talaga. Baka ma-freeze ako. Hindi, pero ano talaga, ganda talaga.
Hindi ko natin sililigo ako, liligo. Nakita ko. Pero malalim yun ha. Oo, oh, sobrang 20 feet daw siya eh. Correct. Oh, kaya nga nung padalawang talon ko, umahon na agad ako, natakot ako eh. Baka may humili sa akin. Siyempre, gusto natin pasalamatan din ang Glory's Refreshment yeah. Kasi sobrang after naman natin sa sobrang pagod, ayan. Sa pinakain naman tayo, hindi lang kain at alamon na lang. Mayroon pang mga pa-take out. Gusto ko, wala na atang. And siyempre, gusto natin pasalamatan ang Department of Tourism. Ano, Ati Mona and Kirsten. Masi sir. Nestler. Yes, sir. Yeah. Nestler, thank you so much. Siyempre, kumain din tayo din sa kanyang sa Mangkok restaurant. Yan, yeah, correct, correct. Oo, na sobrang sarap din ang pagkain. Hindi na nga ako halos nakakain yung tayo kasi sobrang busog ko pa din sa ano, sa Glory. Diba, may padala pa sa atin yung tayo na yun. Then, ayun, siyempre, we would like also to thank the Lucy de Aplaya. Ay, tama ba? Aplaya de Lucia. Sorry, ayan. Aplaya de Lucia. Sa pagpapakita ng kamulang magandang view, of course, ang pinakamulang puntahan, pwedeng puntahan. So, nandun po yung sa aming vlog if you want to know more about the place. Ayan, nandun po sa aming last vlog. Sa halagang isang daang piso mo. Isang daang piso. Makakapasok po kayo sa Aplaya. Mababasa ka na. Correct! Yan, saka siyempre, nung nasa hotel na tayo, yung bonus ha. Panay ang padala ng pagkain. Nasa hotel na tayo, nagpadala pa. Diyos ko, wala rin. Yung iba nga, di ba, halos hindi rin natin nakain, na sayang lang din. Gusto nating, gusto nating bago matulog, kain. Naabutan pa natin. Kaya ang sarap bumalik dyan sa ano na yan eh. Sa Atimona. Sa Atimona na yan. Hindi, tsaka alam mo, isa pa nakakatuwa sa Atimona talaga, yung tourism. Correct. Sobrang, yun ang nakakatuwa talaga doon sa pinuntahan natin na yun, no? Sa Atimona. Very, ano sila, very welcoming special sa mga bisita. And iba yung ano, iba yung ano nila, iba yung treatment sila special. Yung the fact na vlogger tayo. Siyempre nga naman kahit paano makakatulong naman tayo to promote their place, their their province. Pero ang maganda noon, nung nandun tayo, talagang tinulungan pa tayo kung saan tayo matutulong. Nakataon talagang hindi. Kasi ano naman tayo na yun, yung holiday. Kaya sa kaya matulog kami kayo sa Kalimbaga, kung saan may sirena. Hindi po. Pero ito naman. Siyempre, tayo ba ganang pababayaan ng perbiyahero? Siyempre, gumawa ng paraan yan para at least kahit paano maging masarap yung accommodation. Yan, correct. Nakapagpanyo tayo ng mga isa lang. Correct! Kasi nga, di ba, nung tayo na yung idiretso pa tayo ng Baguio. Oh, pinaalala mo pa. Oo, yun na po yung pinaka-last po namin pagsasama-sama ng production team. Ayan, yung aming pagpunta ng Baguio na hindi po natuloy kasi naharap po kami sa La Union. Ay, mayroon pa tayo nun, di ba? May vlog po kami doon. Abangan nyo rin po mga kayeses. I-upload yan ni Direk. Nag-iisip lang po yan kung ano pang mga extra ordinary niyang gagawin. Ay, hindi pa, pa nga pala napapa-upload. Hindi pa, meron pa tayong Candelaria. Oh, no. Tsaka ngayon pala sa mga kababayan ko po dito sa Candelaria, lalo especially mga OFW na nasa OFW nasa abroad. Yung OFW ba nasa hulo-sulo? Ayaw. Ano to, out of town? Uy, pinakinunod sa ating mga bata. Inaupo. Tutot ka muna. Ayan sa mga kababayan namin. Na nandiyan sa abroad ng mga OFW, syempre, ang tawag dito, makikita nyo na po as you requested. Of course! Kung anong nabago at anong may anong mga bago sa bayan ng inyong sinilangan. Yan, mag-ano kayo dyan, magre-reminis kayo dyan sa mga ilog at mga ano sa kanya dati, makainin ka rin. Kasi ako yung after nyo magbulak-bul. Nagugulat nila ang magulay nyo. Uuwi kayong basa ang brief. Malukis kasi. Uy, naranasan ko rin yun ng kabataan ko. Yung di pong high school ka, para makapagbulak-bulak ka, kasi doon pumunta ka sa ilong. Oo, mag-ano, ka-cutting classes ka. Pag-uwi ng bahay nyo, sasabihin sa'yo ng magulang mo, saan ka galing? Tapos guguhitan yung ganito. Oo nga, no? Ay, oo, naranasan ko yun. Kasi, siyempre, natutuyuan tayo. Babat ka sa ilong, ano? Yung kasunod, palo na. Naranasan ko yun. Pero sa amin, hindi lang ilog kasi nga malapit kami sa dagat. Oo, correct. So, yun. Siyempre, maganda sa inyo, dagat. Eh, dito naman kasi puro ilog. Pero hindi naman talaga ako mahilig maligo sa dagat ever since. Oo, talaga? Oo, kasi nakakasinan.
Oh, really? Really, ha? Wala na kasing masisira. Hindi, kahit kayong umuwi kami ni Tomas, yung aming production assistant po, kasama ko po sa Rumblon, mm-hmm. para at least maranasan naman niya na sumakay ng barko. Ayun. So, at saka yan, sa mga kababayan po namin, ha, abangan niyo po yung i-upload natin yan sa bayan ng Candelaria. Ang Candelaria. Aking bayan na sinilangan. Correct! Yan, ang pinagmamalaking bayan. Ayan, so anyway, partner, since ngayon is 2022 na, ano nga ba ang dapat at abangan ng ating mga kayeses dito sa ating channel community? Ano bang meron? Ano ba ngayon yung gusto nyo yung bahagi sa ating mga kayeses? Siyempre, we would like to shout out muna. Of course, kay Miss Anna, Mrs. Anna Splago Banadale, ayan, MC Montilla, Glenda Mendoza Magnay is watching. Ayan, shout out. April Fernandez Jackson is also. Ayan. Opo, good evening po sa inyo mga po. Ayan, of course. Share naman po yung aming mga live. Ayan, of course, and shout out din po sa ating mga kababayan sa Canada, especially sa aming mga kapatid. Ayan, from Canada, si Mr. Jason Robledo, at ang aming mga Robledo at kanilang family de Ramos. Yes, of course. Shout out po, Ma'am Glenda Mendoza Magnayo. Yan. Tsaka shout out din po sa mga taga Kuwait. Hello po sa mga taga Kuwait. Yan. Sa mga kasamaan ng wifey. Magami flow. Ano na duman ang Pasko. Nanonood daw sila ngayon. Ay talaga, hello po sa inyo lahat. Ingat na tayo. We have to maintain social distance. Basta may masabi lang. Basta keep safe lang, everyone. Hello, Toy. Sabaw na sabaw. At saka syempre, shoutout din sa ating mga kababayan dyan sa Dubai. Yan, na ngayon ay nanonood po. Shoutout po sa inyo. Yan, mga kaibigan dyan, mga kaklasiko. Yan, nanonood po namin dyan. Sa Dubai. Hello po sa inyo lahat. Sa mga taga-Dubai. Syempre si MJ Perez. Ako, paalis na rin papunta Dubai. MJ, ha? Ano ka mga pabangin? Ito po si shout out po ni Glenda Mendoza kayo na shout out. Ah, shout out kayo si Manuel. Yan, shout out. So, yan, alright. A cousin. Ayan, so, nandito lang pamilya ng mga dami. Ay, siyempre, wala siya naman pag-susuportahan. O, ayan na, inaintay na niya pa yung ano mo. Yan, so this year, siyempre, kahit sinalubong tayo ng mga ganitong mga pangyayari at mga ganitong announcement ng gobyerno, eh, siyempre, dapat eh, meron naman tayong pang, ano to, pangsangga pang ng mga maganda. Yan, okay. Siyempre, ang mga... Ang... Usapang lockdown muna tayo ngayon. Oh, siyempre. Usapan mo ko siya. Oo, kasi siyempre, yung ngayon, di ba, ngayon 2022, yan ang bungad na bungad. Umpisa pa lang tayo na, alam mo yun, parang umpisa pa lang na kaya mo pa ba? Sabihin mo ahon, sa akin. Aahon, mag-i-enjoy. Umpisa pa lang na gaganap pa sa mga correct, dapat ganapan. Correct, nakakarating ka na kung saan-saan. Ngayon, umpisa ka pa lang magplano para sa 2022, para makabawi ka sa mga nakaraang taon na yan. Ito na naman tayo ngayon. Correct. Sa ating lockdown na ito. Ano ba naman yan? Ito naman yan. Mm-hmm. Siyempre, shoutout sa iyo, Mr. Manuel. Oo. Bayona, please like and share po para sa mga ating... Kung saan pa hindi na nga natin maiwasan ng tayo. Wala na tayo sa isang sumunod. Diba? Kasi sino ba naman tayo? Ito tayo isang nilalang lamang. Hindi na lang dito sa lupa. So, siyempre, hindi naman tayo pwedeng tumigil dahil nag-lockdown na naman. It's, yes. Diba nangyari na rin naman yan for the past ilang years to 2 years na tayo nagla-lockdown. Open, lockdown. So, ito, lockdown na naman. Mm-hmm. So, actually, tayo minsan, nasasanay na rin. We're getting, ano na rin eh, used to it na. Mm-hmm. Oo, pero depende na lang yan kung paano mo harapin yung mga ganyang klaseng sitwasyon like yung lockdown na yan. Yeah. So, pag-usapan natin, ano mga dapat gawin natin? Sa especially nowadays abilis, na magla-lockdown na naman tayo. Hindi, syempre, di ba? Magla-lockdown na naman tayo eh. Mm-hmm. Oh, ano naman dating dapat gawin? Hindi, pero alam mo, usually sa mga tawag dito, sa mga nakakausap natin, especially dito sa mga palipaligid natin, o yung mga lagi natin nakar, especially sa social media, sa Facebook, alam mo, isa lang din ang laging sinasabi nila. Ito na naman lagi ang sinasabi nila. Ganyan. Iisang sinasabi nila na ito na naman tayo. Diba? Alam mo, sa madaling salita, puro
negative, puro bad feelings yung mga sinasabi ng mga kababayan natin na naandyan. Siyempre nga naman, bago ka pala mag-uumpisa eh. Oo, lalo na yung mga may businesses, di ba? Siyempre, kaumpisa pa lang nilang makarecover. Hindi, tsaka alam mo, at tsaka alam mo, partner, mapapansin mo ngayon, ang daming nagtayo talaga ngayon ng business. Oo, nagdami nagtayo. Yun nga pinagtataka ko ngayon. Diba? Kung kailan naman tayo ganito yung sitwasyon natin, bakit ang dami pa rin yung mga businessmen na, alam mo yun, nagpo-put up ng business, where in fact, they know naman na ganito yung ano natin, yung sitwasyon. Diba? Ano, ano yung nagtitrigger sa kanila na sa halip na, teka lang, mag-back off muna tayo sa ganitong klaseng ano. Bakit sa halip na ganun is, mas ino nila, mas pinupush pa rin nila mag-put up ng business? Eh, ewan ko, siguro, sa aking pananaw, kagaya na, ang usually mga nakikita ko, mga karamihan, ay puro kainan. Food industry. So, laganap talaga sila na tayo sila ng ganito, mga restaurant, mga kainan, or siguro, syempre, siguro, isa yan, siyempre, necessity, kailangan. Eh, meron naman tayong mga delivery. Correct. Oo, kagaya ng mga on-an na. Hindi, tsaka ang mga tao kasi ngayon, di, ano na rin, parang mas prefer na din nila yung mag-order na lang on, ano, diba? Correct. Kasi online. Kasi naman magluto, kasi pupunta ka pa ng palengke, diba? Eh, so, matotal, mas malaki pang gastos sa paglulutong yun kasi ang mahal ng mga recados. Hindi, tsaka, ano ha, tsaka yung, halimbawa, magpapapalengke nga ngayon, pwede na rin online eh. Kasi ang Piera Bejero, ganyan. Oo, meron na rin. Ano lang, message mo lang. One pwede ka na ipapalengke. Correct. Oo, ang mahirap lang dyan, ay yung magpabili ho kayo ng Biogesic. Wag na wag po. Akala ko. Akala ko exaggerate lang yung ano. Yung pumunta tayo ng ano. Dumaan tayo ng mga butika. Dumaan po kasi kami ng sariyaya. Hindi, basta mga butika. Dumaan tayo ng mga butika. Tapos yan, wala talagang Biogesic. Ang matindi nito, meron kaming binili yung, ano yun, Norgesic. Norgesic. Oo. Pero almost the same lang yun. Brand name lang naman ata yun. Oo, para sila na paracetamol para sa lagnat. Eh, ang matindi nito, Beijing ko peso sa isa. Grabe, no? 400% ata ang tinahan. Oh, grabe, no? So, imaginein mo, paano pa bibili yung mga ordinaryong tao yun na nga, paano sila bibili. Halimbawa, kung ilan, lima kayo sa pamilya, na ano lang kayo sa minimum, paano ka agad-agad basta makakabili nyo? Yun, kung mayroong kang trabaho. Kung mayroong kang trabaho. Oo, paano naman yung iba na nagkakatrabaho lang, what, for example, sa mga per project, di ba, or yung mga ano natin, mga skilled worker natin, di ba, na correct, kung kailan lang may gagawin ganito, may puput up na building or bahay, sakala may trabaho. So, nakakaawa na sa sitwasyon na yun, sila yung nagsasuffer. Correct. Kaya buti na lang din talaga, nagkaroon itong mga platform na online. Oo, kasi halimbawa, kagaya ng mga Food Panda, baka naman. Food Panda. Kasi, di ba, nakadami nagkaroon ng trabaho eh. Kasi, syempre, lahat ngayon talaga online na. Especially yung nga, yung mga restaurant, mga pagkain. Basta meron kang, tawag dito, basta meron kang motor. Register. Naka-register yung business mo, pwede ka sa kanila na magpa, ano, ng delivery. Ganyan. So, yung business mo, although pagkain, restaurant, mabubuhay pa rin siya. Basta active ka sa social media. At alam mo kung paano talaga siya sa online, paano tumatakbo. Kasi siyempre, lahat naman ng tao nakatambay talaga online na nadyan ng traffic. Kumbaga yun na yung nagiging libangan na rin ngayon ng mga Pilipino. Correct. Ngayon, update tayo sa Christmas. Uy, siya nga pa, speaking of Christmas, si Marites, ang dami nagtatalong. Yung kadugtong natin, kailan natin na actually, yung ikatlong yugto po namin, may script na po yun. At gagawin po kasi yan out of town. Yung shoot namin ng Marites. Sana hindi mo na muna sinabi. Oo nga, bakit sinabi? At saka medyo may sakit po kayo sa Marites. Kaya hindi po makakapag-shoot. Namamasma po ang dila. Get Wilson muna sa ating production assistant. Ayan, and of course, sa ating production na crew na si Arvin. Ayan, uso naman talaga ngayon ang lagnat. Correct. Kaya nga, yun yung nabanggit natin kanina. Yung mga hindi po nakakabili ng mga tawag dito, yung mga paracetamol. Alam mo yung pagka may sinisipon ka na po, napakabisa po talaga ng suob. Actually, na-try ko yan, no? Ang sarap sa pakiramdam. Although talagang, tsagaan lang din. Hindi, talagang tsagaan lang din. Hindi, talaga, totoo. Tsagaan. Ako, ginawa ko, minabili ako sa online.
yung talagang steamer na lalagay ka lang. Ay, oh, tubig. Meron na ngang ganun. No? Pwede siyang facial, pang facial na din, the same time. Ano na siya, niyang pangsuot na. Ganun kinis ng mukha mo. Ganun ba? Alam mo naman, ilang linggo na tayong ano eh. Parang wala kang pore. Sampalig kita ng pera mamaya. Ay, tuloy mo na. Yun. So, magka-resolve. Tsaka ano, ayan. Yung mga, kung meron kayong mga kapitbahay dyan na may mga Sinturisa, kagaya natin. Ano salamat kay Ian. Sinturisan. Oh, Sir Ian, thank you so much sa ano mo, Sinturisan. Ang lawak naman kasi ng Sinturisan. Oo, yan. Namuti kami kaninang maga. Sayang ako. Ano, naku, sana minsan, one of these days, Sir Ian, makapag ano naman kami dyan, no? Yung, ano to, overnight, camping-camping kami dyan sa ilang hektaryan yung nakakakitig yung kakayamanan. Pwede doon. Pwede yun ano, yung mag-ano tayo, one night. Buhay ano, buhay probinsya. Buhay probinsya, yung, ano buhay lang bukid. Natin yung buhay nila kung paano yung pag-ano ng sa bukid, from early in the morning hanggang sa till dawn, kung ano, kung anong ginagawa. Yeah. At kung ano yung feeling na mayroon kang hasyenda. Mayroon kang limang hektarya. Sinturisan. Oh, yan. Pero very humble na tao, no? Yeah, correct. Tapos kaya po yung sinasabi natin mga kayeses, marami pong mga natural na way na pwedeng gawin. Kagaya po halimbawa ng salabat. Oh, yeah. Okay. Ito, tapang-tapang sa atin ni MJ, last time kina Sir Ian. Iba naman salabat yun. Pero at least may luya din. Oh, may lula ka din sa luya. Kasi yung luya, napapunta ako sa lula, MJ. Makakataano talaga dito ni MJ. Yan. So maraming ano mga natural way na ano, luya. Mag-alam mo isa sa pinakamagandang luya, maglaga ka ng luya, may bawang, tapos may lemon. O kung may honey, kung wala mang honey, huwag mo na lagyan ng asukal. Sweetheart na. Sweetheart na lang ilagay mo. Matamis din naman 'yan. Oo, yan, makapakabisa din po niya, pampaluwag ng lalamunan, pampaluwag ng kaisipan. Sakit ka na, ano pag mga kaisipan. Ayan. So maraming natural naman. Kasi siyempre itong lockdown natin na to, wala na tayong magagawa dyan eh. Alam mo, wala tayong magagawa dyan kundi ride on the flow na lang. Gawin na lang natin kung ano yung nararapat para sa atin. Correct. Ibig sabihin, halimbawa, gawa tayo ng mga ibang mapapag-divertant. Instead na magpadala tayo, ayan. Alam mo, kagaya yung ano, diba, lalo na yung news. Naku po. Oo, sobrang tindi niyang balita na yung lumason, kaya wag po kayo manood niyan. Ako. Lason talaga, as in, and kaya nga nag-unfollow na ako. Tsaka ano ha, tsaka for my own opinion, sa nakikita mo, yung news kasi, tawag dito niyang tabi-tabi po, pero ang katotohanan talaga, sa news, wala kang makikitang totoo. Correct. Totoo lang. Nawala na yung ano nila, nagigil! Puro katotohanan. Sa bulok. Parang, hindi mo na lang ngayon alam kung sinong paniniwalaan mo. And syempre tayo, masyado na tayong tutok sa social media. So ang ano natin, ang utak natin, alam mo yun, dahil nga sobrang siguro sa pagka-board na rin natin, wala na tayong nagagawa sa di ba, hindi na tayo, kasi syempre hindi naman tayo sanay sa ganito eh, na lagi tayong nasa bahay lang, di ba? Sanay tayo yung talagang hanap tayo ng hanap buhay tayo, correct, para sa pamilya. But since that, because of the pandemic nga, so syempre, yung almost 60% to 70% of your time nasa ano na eh, nasa social media. Yeah. So, kaya buti na lang may sesko. Ay, so sorry. Oo. Kaya medyo na ano tayo, puro negative thoughts yung pumapasok sa atin. Yeah. By the way, nasa atin din naman yan, how to divert that negative thoughts into positive naman. Yeah, correct. So, yun. So, ngayon, kung sa halip na magtumutok tayo sa mga negative na ganyan, eh, might as well maghanap na lang tayo ng mga nasa online din naman, pero positive yung maibibigay sa atin, lalo na sa mga kabuhayan natin, lalo na sa mga mga pinita. So, napakadami po yun, ito yung isa na din ang sex. Ganun din, pasok. So, yan. Kaya alam nyo mga kayese, siyempre, yung isang, ako for my opinion, pinaka-isang magandang gawin natin, hanap tayo ng ibang mapapag-divertan na mas magiging productive tayo. Especially ngayon sa panahon ngayon, wala po tayong magagawa. Isa sa wala tayong magagawa, lagi kong inuulit yung salitang yan. May mga bagay kasi tayo na hindi natin handle eh. Hindi natin hawak yung mga sitwasyon. Okay. So maraming bagay, like for example, kagaya ng online. Okay, yung mga online na pwede natin pagkakitaan online, kahit nasa bahay ka lang,
na basta meron kang cellphone at internet, eh pwede ka naman talagang kumita. Correct. Oo. So, ibig sabihin, gawin mo productive yung correct. Ano mo, saka yung araw ano, mo. It's a proper way of handling your time lang din naman yan. Eh. Handling your, kung paano mo papalagpasin yung isang araw, kung naging productive ka ba or not. Diba? Yan, mismo, oo. Kaya mga kayosin, ang advice lang po natin, siyempre mga dapat natin gawin, hanap tayo ng mapapaglibang ang iba. Oo, kung masaya ka sa paghahalaman, maghalaman ka. Oo, magtanim ka sa magtanim ka. Wala kayong makin, magtanim ka ng kamote. Kasiyahan mong manira ng pamilya. gusto mong mamigay ng sito. Kung habi mo yung manira ng relasyon at pamilya, gawin mo. So what? So what? Buhay mo yan. Hindi, joke lang. Siyempre, hindi natin inaalaw yung mga ganyan kayo. Yan, correct. Pinapatawa lang po namin kayo. But of course, kidding aside, marami nga po talaga dyan na mga online na pwede nating kahit papano, bigyan mo lang ng konting oras. Hindi naman po namin sinabi na doon na kayo tumutok doon sa mga ganung bagay. Kasi depende pa, nasa sa inyo pa rin naman yan. But, pero if you want your time to be kahit papano na mas productive, magbigay po kayo ng oras dun sa mga learn bagay na pwede kang matuto ba? Learn something ka, new. Oo, matututo ka, paano yung ano mo is mabago. Kasi syempre, kung 2020, 2021, wala pa rin nagbago, same pa rin yung old na ginagawa mo. Yeah, wag po kayong magtaka, ngayon 2022, ganun pa rin ang mangyayari sa buhay. Yes, natin. Correct. At syempre, baka meron kailangan baguhin naman sa iyo. Oo, para may baka nasa sa iyo na ang problema. Oo, baka wala na 'yan sa mga nakapalibot sa iyo, nakapaligid sa iyo. Correct, kasi baka siyempre wala ka rin kasi binabago, kaya wala talaga nang mabago. Oo. Or kaya nabago man, bumalik ka naman sa dati. Yeah. So, if you balik want ka pa rin sa 2021 mo nangyari. Oo, correct. Kung gusto mo may bago, if you want something change? Be the change. Yan, mismo. Correct. I cannot, hindi ko talaga, hindi ko talaga mawala sa isip yun, yung lagi mo sinasabi yun. If you want change, be the change. Yeah. Totoo naman yun. Kung gusto nyo may mabago sa buhay nyo, kayo mismo baguhin nyo. Yan. Kasi minsan, diba, minsan, tayo din kasi minsan ang gumagawa ng sarili natin dahilan. Kung bakit hindi talaga nangyayari yung mga bagay na dapat mangyari at mga gusto natin mangyari. Kasi ang nangyayari usually, nagkakaroon tayo ng napakadaming excuses. Correct. Oo, yung excuses na yan. Excuses yan yung, ano, na yan. Yan okay lang sana kung may excuses na yan, binabayaran kayo. Kung nakakabuhay sana ng pamilya, di sana okay na. Nako, diba? Oo, di worth it yung excuses. Ay, so, nako. So, ibig sabihin. Ayoko na lang talk. Bakit? Hindi kasi, nararanasan ko kasi yan. Kasi syempre, gusto mong tulungan baguhin yung sitwasyon nila, di ba? I mean, you've given them an opportunity. Pero syempre, ayoko rin Danisi, di matingin sa point na ako rin naman yung, tayo, or yung sa production tayo maghabol na ano, na parang maghabol na baguhin yung sistema ngayong mga panahong to. So, syempre, nasa atin pa rin talaga sa mga sarili natin kung paano natin babaguhin ang ano. Hindi, syempre, ganun talaga. Ganun talaga. Kaya nga ngayong panahon ng pandemic, kesa kung saan-saan ka mapadpan. At kung saan-saan pumunta. yung pag-iisip mo, nadaling ka doon sa mga bagay na hindi correct naman ikaw magiging productive. Ano, magiging productive, pero hindi makakatulong sa'yo. Kasi naalala ko, meron akong isang napanood na vlog din. Okay, sabi niya, alam mo, ako nung nag-umpisa ako, kasi laking hihirap din talaga siya. As in, mahirap ha, literally. And ngayon, ay sobrang talagang napakayama, sobrang successful. Ang bakit saan saan mayroong mga mansyon, may mga sports car, or etc. Magagandang business na din ngayon. Nag-umpisa talaga siya sa Mayra. Pero alam mo, nung nag-umpisa sa isa lang ang sinabi niya, kinalimutan niya na lahat na magpapasaya ka sa kanya nung unang panahon na yun. Nung mahirap pa siya. Sinakripisyon niya. Halimbawa, like for example, yung mga birthday party. Instead na pumunta siya ng birthday party, priority niya muna trabahuin kung anong dapat niyang trabahuin. Instead na pumunta siya dun sa mga trobarkada niya o tropa niya na magyayabangan lang din daw naman sila, doon na lang muna sa something na magiging, nagsakripisyo siya ng matinding ganyan. Okay na, hanggang ngayon naman,
itong resulta. Tao na to ay ibang klase naman talaga. Oo, yung resulta naman niya ang oo, kaya sabi, pinatamasa niya. Kaya correct, ang sabi na dyan, kaya saan nangyari sa kanya dyan, eh di bali nang sa una ang hirap. Hirap, oo. Oo, ang huli naman ay sarap. Correct. Kesa yung sarap ka muna ngayon, ang kasunod naman ay hirap. Hirap. Oo, kaya alam niyo mga episode na gano'n natin, kaya yung ibang mga tao din siguro, eh ganyan yung nararamdaman, ganyan yung nagiging feeling pag nakakarinig ng mga ganyang news. Mm-hmm. Ganyan sa ano, syempre, nawawala kasi tayo doon sa comfort zone natin. Oo. 'Di ba? Kasi siyempre dati sanay tayo ng ganito, lumalabas. Sanay tayo ng ganito, all out. Sanay tayo ng ganyan. 'Di ba? So, kaya nangyayari nung dumating na nawala sa atin yung comfort zone na 'yon. Kaya ganyan, discouragement, anxiety, nahihirapan tayo mag-adjust. Uh-oh. Pero ang totoo naman 'yan, if kaya natin talaga mag-adjust kung gugustuhin lang natin. Oo. Kasi tayo minsan nauna reklamo, nauna ganito, kunting hirap. Eh, wala na nga tayo magagawa eh. Kunting hirap. Nadali na tayo. Hello to Tita Banji. Ayan. Ayan. Tita Banji, okay. Shout out po sa'yo at magandang gabi po. Salamat po sa pag-share. Nasa Manila siya ngayon. Ayan. Okay, so yun. Mga kayese, syempre, yung mga dapat natin gawin, okay, stay away from the negative people. Correct. Okay, stay away from the negative vibes. Oo, choose your circle. Yan, choose your circle. Be productive. Be productive. In any way. Yan, marami po tayong ibinibigay. Kaya ngayon, mamaya, mag-stay put lang kayo dyan. I-share nyo yung ating, ano na, i-share nyo yung ano natin. Live. At ang ending nito ay meron po tayong makikita niyo diyan yung link direct na diyan na. Yeah, nandiyan na po yung ating mga links sa description. Yeah, bibigyan namin kayo diyan ng mapapagkalibangan, ng mapapagkaabalahan na kahit nasa bahay lang kayo pwede kayo maging productive. Kahit pambili man lang ng bigas eh pwede makatulong. Oh, naku, malaking tulong na 'yun. Makabili ka ng bigas. Sardinas. Oo. Panggisa sa tinola ng kapitbahay. Manok. manok ng kapit. Tinuruan mo pang magnak. Mag-init. Mag-init ba yun? Yan. Ayan. So, yun. Maghanap tayo ng pagkakalibangan at isa na nga dyan yung mga, yun, mga, mag-start kayo sa mga, kung may nag-o-offer naman po dyan, yun nga, katulad ng SESCO, nag-o-offer yun ng free business, ano, di ba? So, samantalay na natin habang wala na rin tayong ginagawa. Correct, correct. At saka, ano mo, maraming kasing way, maraming paraan. Especially, right now, ang dami ding mga, alam mo, mga negosyante ba, na instead na magsara sila, nakagawa sila ng ibang idea. Na, Oo. Sige, benta mong yung produkto namin, bigyan kita ng ganito, kasamateng ka naman. Or yung mga, halimbawa, ito, ano lang ha, yung mga halimbawa, may kakilala kayong mga establishment, naghahanap ng delivery. O, di, kung meron kang motor, o ano, bisikleta, mag-offer ka. Oo, diba, ikaw na mag-offer. Ikaw na mag-offer. Ang dami na nga lumalabas na yun eh. Oo, kahit hindi ka company, pwede ka kasi mag-offer. Ay, ako po isa ganito, pwede po bang ako na mag-deliver sa inyo ng ganito, ganyan. So, yung ipapamasahe nung o-order at gagastusin at pagod niya, doon sa iyo na lang ibabayan. Correct, oo. Nakatulong ka pa. Oo, kasi may kaibigan ako ganyan. Ano siya, kapitbahay nila, pizza naman yun sa kanila. Eh, meron siyang motor, o siyang taga-deliver. Tapos, the same time, nagpapa-order na din siya. O, doon sa pa-order niya, nakaka-commission siya kahit kunti. Malaking bagay na rin. So, marami itong paraan para po tayo ay kahit konti lang, yung maliit na senti mo man yan, o ano, kung makakatulong din naman, kasi hindi natin kasi pwede ngayong itsipirahin ang piso. Hindi natin pwede itsipirahin ang 50 centavos, kasi malaking tulong na yun, lalo sa panahon ngayon. Hindi, tsaka kumita ka ng 300 sa isang araw. Eh, alam ko na, totoo lang naman talaga, sobrang liit po na pero na yan. Pero although siya napakaliit, sa panahon po ngayon, especially kung ang katatayuan mo talaga eh hindi naman ikaw kayamanan, huwag ka na mag-niarte na, maraming paraan, ganyan, maraming ano, discartean lang natin, just be positive, think positive. Saka maging open lang din talaga tayo sa mga opportunities. Kasi actually ang mga Pilipino, maano yan eh, well-known naman tayo sa sipag naman talaga. Lalo na sipag sa, at diba, sa sipag at syaga, well-known talaga ang mga Pilipino. Kaso, minsan kasi,
ano nila, normal din sa mga Pilipino din kasi yung, ano yung minsan is, ano tayo, yung isigolaki. Correct, correct. Oo, kaya, eh, kahit naman po ako, inaamin naman ako talagang, ganun din naman yung ano ko before. May panahon talaga. Oo, may panahon talagang ganun eh. Pero, yun nga, kung alam nyo naman na ganun-ganun pa rin ang gagawin mo at ganun pa rin mangyayari sa'yo, eh, baguhin mo, diba? Kung gusto mo may mabago. Especially ganyan, kung meron kang responsibilidad. At we're not talking doon sa dahil may asawa ka o dahil may pamilya ka, kaya ka nagkaroon responsibilidad. Kasi pamilya mo is responsibility mo. Right? And even yourself. Hindi lang yun. Yun ang isang pinakamatindi doon. Responsibilidad mo, ang sarili mo. Correct. Instead na, totoo naman, alam mo, siguro yung iba, mga viewers natin, medyo, madaling sabihin niya. Totoo naman, madaling sabihin. Okay. Pero mahirap gawin. Pero ang importante, pwede siyang gawin. Pwedeng gawin. Yun naman ang importante. Totoo lang, although mahirap naman talaga. Kasi siyempre, hindi natin kasi nakasanayan. Hindi natin nakaugulan. Kaya lang, siyempre, it's a new normal. Okay naman ngayon. tapos. Ayun na, new normal na eh. So, yung sabihin, diyan nag-umpisa na yung change. So, things must change. Tsaka 2022 na, umpisahan natin ang taon ng may pagbabago sa atin. Yeah. Hindi man yung biglaan, at least paunti-unti, inuumpisahan mo may bago sa sarili mo. Para at least ngayong 2022, alam mo sa sarili mo, mayroon kang patutunguhan, mayroon kang aabangan na pagbabago sa sarili mo. Correct, correct. Alam mo, partner, ako ha, may share ko lang sa mga kayosos natin. Ay, siguro sa atin. Ako, nung start ko itong mga nakarang, simula nung January 1 yata. Puyat na rin talaga ako lagi. Napapagalitan nga ako ng aking minamali. At baka dumamay kung ano man. Pero anyway, ako nag-start talaga ako na ano ulit. Nag-umpisa ako, naggawa ako ng dream board. Yan, bumili ako ng calendar. Okay, pare ano. Calendar. Iisip ka. Hindi nagbago. Dream board. Okay. Dream board. Okay. Tapos nag-start ako maggawa ng calendar. Nag-back to basic ulit ako. Okay, nag-try ulit ako na magsulat ulit ng mga dapat gawin, mga things to do, ngayong ganito, ganyan-ganyan, nag-notes, ganyan, tapos minomotivate ko lagi yung sarili ko. Nilalagyan ko ng everyday, ano, yung every morning, nilalagyan ko ng mga dapat kong gawin, yung pwede ko maging habit. Yan, sa maga, syempre, yun na, magbabay ka, kasalanan ka, nabuhay ka pa sa mundo ito, at nagugugtungan ka, tsaka, siyempre, lagi ka nagpapasalamat dahil hindi ka nagkakasakit. Actually, yun yung pinaka-blessing niya ngayon eh, no? Habang yung iba, nagpo-post sa Facebook. Nahihirap at hindi na. Hindi, yung iba, nagpo-post sa Facebook. Diba, kung hindi ka nag, ano yun? Kung hindi ka nagka-trangkaso ngayon, ano ba ang sikreto mo, pabulong? Di ba? Ang mga ganun diba? Nga, no? Parang ano na nga, may mga check, ano na nga ngayon eh, o attendance check. Sino, eh, sa lahat naman, may ubo na. Sa lahat naman ng uuso, yan naman ang ayaw kong pakiuso. Sabay ilag. Oy, kompleto ko ngayon ha. Kompleto ko talaga, ngayon. Kompleto ka nakain. No, I have vitamin C, I have zinc yung binigay mo sa akin. Bumili, actually dati po wala akong ano eh, wala akong supplement. Supplement. Pero ngayon na-realize ko na parang we have to priority our health. Correct. Ako sa labas, bili ano, ginagawa ko na sa tubig. Magiging mandatory yung pagbabal ng vitamin sa mga anak. Correct. Kasi at least kahit papano, meron man lang panangga yung katawan mo. Correct. Wala ka mang mabiling pa yun, Jessica. Pero kung ikaw na may kargado sa supplements, supplements sa mga vitamin C, B3 complex, eh, hindi ka rin naman basta-basta. May zinc ako. Ang ginagamit ko ngayon, partner, ay yung ano, yung tawag dito. Siyempre, 7-in-1. Hindi, aside from that, yung vitamin ano na ginagamit ko is yung Biroca. Kasi malakas kasi ang ano nun eh. Maganda. Although multivitamins. Pero syempre, hindi rin natin pwedeng i-ano yung ano Glucy ng Sesco kasi maganda yung kundi vitamin. 7-in-1. Asal mo tayo. Ayun na nga. So musta kayo, Nieng and JR, and to all sa ating mga kayeses. Kami manood sa inyo. God bless always. Maraming salamat po, Tita Vanjie, and always keep safe. Lalo na malayo ko ngayon sa mga anak ko.
Huwag po kalimutan mag, ano, ha, mag face mask. Oh, magdala ng alcohol. Hindi naman ata siya nalabas, doon lang ata siya sa bahay. Mm-hmm. Okay. Eh, pag lumabas, eh, yun nga, face mask at nagbabakasyon. Mm-hmm. Okay, so yan, ganyan mga kayese. So, ganyan gawin natin. Ganyan natin umpisan po ang ating taon. Correct. Umpisan natin ng positive. Positive ang pag-iisip, mm-hmm. tamang pagpaplano, back to basic, try to be humble ulit, i-alisin natin well, yung hindi namin sinasabi, comfort zone natin. Hindi natin sinasabi mga kayeses na yung back to basics, kung anong ginagawa mo last 2020-2021, ganun pa rin ang gagawin mo dahil alam mo naman walang nangyari na 2021. Ano lang, yung ano lang siguro, pinaka, back to basic, ibig sabihin pinakasimpleng, mangarap ulit tayo. Oh, mangarap ulit. Dahil kung nag-umpisa naman talaga sa ganun yung partner. Mangarap ulit kung tayo. Kung maliit na pangarap. Ayan. Tapos kasi siyempre pagka ganyan kasi magdyan ulit mag-uumpisa yung alam mo yung para ka bang bata na para kang batang nabigyan ng laruan. Hingi ka ng gata. Dedebek. So, ayan. So, ayan, ganyan. So, siyempre, nag-umpisa calling, parang nangangarap calling na ganyan, mumotivate ka. So, pag ganyan kasi nagiging ang pananaw mo sa buhay, eh ano, tawag dyan, nakakapag-isip ka ng tama at nakakapag-plano ka ulit ng tama. Naumpisan ko yan ng New Year. Nag-ano na ako, nag-half price. Kaya pag makikita mo yan sa, ano ko, sa, dyan, sa... Pero half caldero. Bakit? Tapusin mo muna. Ginugulo muna naman ako. So, makikita mo dyan yung dream board ko, tas yung mga calendar, ganyan. Gumawa ko ng parang maliit na mesa na... Kunyari, opisina ko. Yan. Eh, nandiyan na lahat. Ang ginagawa, sulat-sulat ka. So, umpisa-umpisa ka ulit ng ganyan. So, sa mga kayeses natin, pwede nyo rin yung umpisa. Kausapin ninyo ang sarili nyo sa salamin. Kung wala po kayong salamin, ay sa kapitbahay yung bulat kayo mali. Para makapag-isip-usip ulit po kayo ng bago. Tsaka para ma-start ulit talaga natin ang year of the tiger. Yes! Kailangan maging mabangis tayo ngayon 2022. Yan. Tulad ng tiger. Yan. Maging mabangis. Oo. Tiger. Hindi ko nga rin alam bakit nagbantasahat ng mga bangis-bangis na gano'n. Nato ka na, Toy? Hindi kasi... Siyempre, oh nga, di ba? Tiger kasi, di ba? Mabangis ang tiger. Palaban. Mabangis. Palaban. Tama. That's the proper ano word for that. Yan. Maging palaban, maging mabangis tayo sa hamon ng buhay. Oh, hindi po sa kapwa, ha? Maging palaban sa kapwa. Sa hamon po ng buhay at siyempre, ano, yung sa sarili din ninyo, maging mabangis din kayo. Ibig sabihin, yung disiplina. Yan, correct, correct. Okay, now, so, ano na? Ano? Okay, well, so, ano yung mga good news, good news muna natin? Yan, ano yung aabangan niya nila? Kasi, syempre, 2022 na. Ano ba ang aabangan nila sa The Yes Channel? Aside sa, syempre, yung mga ibang, iba't ibang vlogs natin. By the way, mga kayeses, may mga naka-schedules na po tayo na mga video shoot. And of course, we would like to thank ang aming mga future na mga i-features po natin. Andiyan po ang Villa Tope and of course yung Amaya. Ay, ano yung directing yung nag-message sa atin? Sorry. Yung i-features po natin na isang resort, restaurant resort naman. Ay, resort farm po dito sa Tayabas, Quezon. And of course, ang Villa Tope, we would like to thank Mr. Darrell Tope for such a wonderful accommodations na ibibigay po sa amin. Ayan. Na i-stop nila yung pagtanggap ng guests for one day para lang sa i-features natin at para lang sa ganyan. Thank you so much, Mr. Darrell Tope. Parang magandang gawin din yung Marcos, ha? Oo, actually nagpa-plano, yun nga, plano ko nga rin na mas maganda rin doon partner na mag-live din tayo doon para sa makita rin mismo ng mga kakayeses natin kung gaano kaganda yung villa. Kasi may ano siya, mas maganda siya especially pag gabi. Yan. All right. So mga kayeses, so isa po sa mga dapat ninyong abangan eh, yung ating magiging mga live streaming din. Oo, tsaka yung may at tsaka kung ano yung mga tulong pa na maibibigay natin sa kanila especially sa panahon ngayon. Yeah, kasi magkakaroon tayo ng mga segment din sa mga live natin. So, ibig sabihin po, hindi lang 'to magiging mga ganito, kulitan, gigilan, magkakaroon na tayo ng mga topic about dun sa mga kung ano yung mga pwede nating possible na pwede nating gawin at pwede nating gawin. Kaya po nga siyempre, my name is JR, your opportunity seeker. Ibigyan namin kayo ng mga opportunity. Yan, opportunity. At ito naman po, dun lang sa mga taong open. Mga gusto talagang, alam nyo, kaya nga itong ina-advise natin.
kaya merong mapaglibangan sa inyo na maging productive. Okay, so isa yan sa mga ipamimigay natin. Kagaya po niyan, kaya makikita niyo doon sa link na yung link sa baba, nandiyan ba? Yan. Makikita niyo yung link sa baba. Yan, mamaya i-discuss namin yan at ibibigyan namin yan ng preview kung ano po yung mga link na yan nandiyan. Okay, syempre, ano pa? Ayun, so, syempre, kung gusto nyo nang maumpisahan, no, habang wala, hindi pa natin masyadong nahihimay kung ano ba talaga yung mga ano, So, pwede nyo na pong i-click yung link na yan. Yeah. Oh, pero, teka muna, bago nyo i-click, ito natin, papaliwanag ko na muna. Teka lang, kumbati ang ano ko, ilong ko, may sulat ata sa akin, sa Gmail. Hindi, wala lang kasi ngayon letter, ano, di ba, sa Gmail na. Alright. Oh. Ayun, so, ang good news. Yan, ito po ang good news ngayon, okay. So, ang The Yeses po, okay, ang The Yes Channel, ay mamimigay po tayo ngayon ng free online store. Wow. Yan. Okay, so, yung free online store, that means, you will going to have your own online store. Yan, magkakaroon ka po ng sarili mong negosyo online. Okay, na kung saan ay pwede kang kumita ng 10% discount at 10% profit. Na wala sila lalabas dito. Yan, correct. It's all free. Okay, wala pong hidden, ano, kung ano man, walang kaetikan. It's all free. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-click yung link na dyan, nasa, yan na nasa screen. O, nasa TV screen po niya. Okay, ngayon, yung free na ano po niyan, free online store, ang kagandahan po niyan, hindi na po kayo ano maglalaman ng produkto dyan sa tindahan nyo. Kasi meron na po dyan. Kasi meron na po dyan produkto na pwede nyong ibenta at pwede nyong bilhin o mga personal use na pwede nyong gamitin na pwede ka pong kumita ng 10%. Oo. Okay, now, anong kagandahan po dyan sa online store na yan? Ang online store po na yan ay merong logistic assistant. Ibig sabihin po, gamit lang ang iyong cellphone at internet, pwede ka na pong magsimulang magnegosyo libre. Wow. Yan. So, paano paraan? Once na kinilip mo po yung link dyan, dadalhin po kayo doon sa online store. So, all you have to do is to fill up yung na-click nyo po na link dyan, mamili kayo dyan kung anong gusto nyo dyan. I-click nyo lang yan, yung link, at mag-sign up. Okay? Pag nag-sign up po kayo dyan, automatic magkakaroon ka po ng online store. Ayan na. Yeah. Kasi ang hinahanap nyo po, di ba, negosyo. Pero pag binigyan naman ng negosyo, ang iba ang sinasabi. Hindi, syempre ang iba kasi, di ba, kahit naman ako, pag binigyan ka ng negosyo, wala nga akong pang puhunan. Ayan na po. Binibigyan na namin po kayo ng isang negosyo na wala kayong ilalabas. Ang ilalabas nyo lang po ay tiyaga. Tiyaga at effort. Effort. Yan. At saka tiyaga at effort. So, ibig sabihin, pag po nakasign up kayo dyan sa free online store natin na yan, okay, meron po dyan product. Kasi dati, partner, pag para makapag-negosyo ka ng online, ang problema mo paghahanap ng product. Yung mga tinatawag na mga winning product. Correct. Oo, alin ba yung mga mabebentang tao dito, mabebentang produkto sa merkado. So, ang good news po dyan, meron ng mga produkto dyan na mamimili ka na lang kung alin ang product na babagay sa'yo. So, meron dyan perfume, skin care, personal care, beauty products, at Biochessic, kung ano, ay wala pa po. At kung ano-ano pa na mga products na napakaganda naman at saka worth it na ibenta kasi presyong pangmasa pero correct. Quality and at syempre marami pa tayong mga upcoming na mga ano, 'di ba? Yeah. Mga quality, good and quality products na ilo-launch po dyan sa loob ng online store na 'yan. Yeah. Kaya lang pinakamaganda diyan, ang good news po diyan, 'yan po ay all free. Free. Oh, free po siya. Literally and free. Ang kailangan mo lang gawin, sabi nga partner, tiyagain mo lang. Tiyaga lang. Okay, kung, tapos. Kung kayo ay, hindi, sorry partner. Okay. Like for example, ang gagawin nyo lang naman, i-share nyo lang naman. Kung kayo ay, salip na i-share natin yung mga chismis na yan. I-share na lang natin yung negosyo nyo, i-chismis nyo. Yan. So, iba, kumbaga ba, sa halip na ibang buhay ng ibang buhay ang i-chismis natin, ang i-chismis yung online business nyo. Yan. Yeah, at least may pakinabang pa, di ba? Correct. May income pang papasok sa'yo. Correct. Yan ang pinakamaganda. Siyempre, shoutout ko muna si Engineer Gandhi Kutal Gero. Yan. Okay. Swashy ang brother ko. Na pogi. Yan. Okay, alright. So, ano pang meron po dyan sa online store mo? Okay, pagkos na ano?
Ang maganda dyan sa online store mo, magkakaroon ka po dyan ng e-wallet. Wow. Yan. Ibig sabihin, once na nakabenta ka po dyan, hindi mo na po problemahin ang pagde-deliver ng products. Mm-hmm. Ang gagawin mo na lang, ay mag-intay na lamang doon sa wallet mo ng magiging commission mo, which is the 10%. Wow. Oh, di ba? Wala ka ng kapital pero nagka-negosyo ka. Mm-hmm. Oh, di ba? At kumikita ka, di ba? Correct, correct. Ano ba naman yung pump kahit sabihin na natin pa-piso-piso mm-hmm. yan, pa-10 piso ba? Malaking tulong na ngayon partner, di ba? Pambili na rin niya ng 1 kilong galunggong. Correct. At saka ang pinakamaganda niyan, hindi ka nalalabas ng bahay basta meron kang cellphone at internet. Yan. Okay. So, ibig sabihin kasi bakit? Yan pong negosyo na yan, ang tawag po din dyan kasi ay dropshipping business. Correct. Na nauuso na ngayon. Yan. Correct. Dropshipping business. Ang magandahan lang dyan, hindi ka po kailangan mga pital ng napakalaking halaga kasi yan ay libre lang. May bain o lang. Oo. At saka yan. So, hindi siyempre, hindi natin i-details lahat. Pero ang isa pa sa pinakamaganda po dyan, alam mo, hindi kung ikaw man ay hindi sanay o hindi ka marunong sa ganyang klase or sa ganyang pagnanavigate ng mga ganyang mga system online, ang maganda dyan, doon sa system mo, mayroon po dyan pre-tutorial. Yun, so kompleto na. Diba? Kompleto na, wala ka nang hahanapin pa. Hindi ka na para magbayad ng mga seminar na magbayad ng ganito. Correct. Talagang tsatsagayin mo lang, total. Nasa bahay ka lang din naman eh. Di ba? Nakikipag-usap ka nga doon sa mga taong walang kwenta eh. Tsatsaga ka nga doon eh. Nauubos ang oras mo. Nauubos ang oras mo eh. Ulit-ulit din naman ang kwentuhan. Oo. Hindi, tsaka, I mean, alam mo yun, nasa social media ka na lang din. Oo. Nakatambay ka na lang din sa Facebook mo, sa internet. Uh-oh. Why not naman na ang pagkaabalahan mo naman, ipagkakakitaan at magkaroon ka naman ng solusyon doon naman sa mga pwedeng alam mo naman siyempre ang problema naman ngayon talaga is yung pera lang paano maghahanap buhay. So ito na po yung hanap buhay. Okay na tinutulong namin sa inyo galing from the Yes Channel. Yeah. At saka marami pa pong kwento diyan at marami pa pong pwede naming ituro sa inyo diyan kung paano pa kayo kikita diyan ng mas maganda. Siyempre sa mga susunod natin yun na tuturuan natin sila, lalo na yung na bagong sistema na ano natin. So siyempre, ibibigyan natin yun ng sariling segment. Oh, para matutukan po natin yun. At saka siyempre partner, ano yan, level by level yan. Kasi alam nyo mga kayeses, kami po talaga, naghahanap po talaga ng mga tao na pwedeng tulungan. Tulungan in a sense na yung mga taong deserving at mga gusto po talaga nilang tumulong. Pero, let me remind you, at saka i-correct po yung way of thinking nyo, hindi po tulong na bibigyan po namin kayo ng pera, ha? Hindi po doon. Hindi po solitary, ha? Oo, kasi siyempre, isa po sa prinsipyo namin at turo ng mentor namin, you teach people how to catch a fish. Correct. Not to give them a fish. Or to feed them a fish. Okay. At ang hinahanap po natin ay yung mga tutulungan na gusto rin po magpatulong. Yan, correct. Kaya yan kasi po, mahirap tayong tumulong. Correct. Sa mismo sa sarili. Ayun naman mo. Yan, correct. Kasi yan ang isa sa pinaka-requirement talaga. Yung taong gustong tulungan yung sarili niya. Correct! Oo, kasi never naman natin kaya talagang tumulong. Kung hindi naman nila kayang tulungan ng sarili nila. Yan, alright. So mga kayases, yan po yung good news natin, ha. Okay, free online store. Okay, na mayroong products, na mayroong logistic assistance, na magkaka-wallet ka dyan, okay, na pwede kang kumita ng 10% on any product na ibibenta mo at pwede mong bilhin na product dyan. Okay, so yan yung isang pwedeng pagkaabalahan habang nagagansilyo ka o nag-social media ka na titingin-tingin ka doon sa internet kung paano. Tsaka isang pinakamaganda, kompleto po yan ng marketing tools. Okay, na pwede mong gamitin dyan sa pag kumbaga action nyo na lang po ang action na lang. Mas pinadali yan, mas pinaganda. Okay, ginastosan po ng may-ari yan kung paano talaga siya itutulong sa tao. And again, ang tatanungin na lang po dyan ay tayo or kayo. Okay. Yeah. So free online store, all you have to do is to click the link down below. Down below. Click the link. Mamili ka dyan kung anong gusto nyo yung link ang pasukin dyan. Oo, nandiyan po sa ating description. Nandiyan naman po lahat. Kahit saan po dyan. Okay. And then, pwede nyo po kami a personal message
sa The Yes Channel. Yan, sa Facebook page, kung meron po kayong mga katanungan, o kung meron po kayong gustong alamin pa, or whatsoever, about dyan sa online business, o gusto nyo, tawag dito, matutunan pa. Correct. You can send us a message, and we will guide you. Yan, kung paano pa po yan gawin. Alright? So, yun, mga kayeses. So, ayan na, mga kayeses, ha, abangan nyo po ang aming next update. Ayan. So, syempre, huwag nyo na po kalimutan din na panoorin ang aming mga YouTube vlogs. Ayan. It's one way po of helping us also to grow more dito sa aming pagbablog. And of course, should you have any questions regarding po sa aming napag-usapan ngayon, you can actually message us directly po sa aming Facebook page, The Yes Channel Community. And syempre, dahil po dyan, gusto ko po i-shoutout si Mr. Phil Lloyd Canto. Yeah. Okay. Idol, shoutout po sa iyo, Mr. Phil Lloyd Cantos. Okay. Magandang gabi po at magandang po. Good evening, happy new year po sa iyo, Mr. Phil Lloyd. Yan, alright. Sayang, sir, tawag dito, medyo na late ka. Oo, nako. Pero next time pero pwede, pwede namang record naman to. Mapapanood nyo to sa YouTube. Or i-re-upload po natin yan sa YouTube para mapanood nyo pa rin, mga kayases, kung ano muna pag-usapan natin ngayong panahon ng pandemya. Actually, itong opportunity po, itong isinishare na to ng The Yes Channel, itong opportunity na to, is kung meron kayong mga anak din, na mga natututok sa Facebook, natututok na kung saan-saan lang mag-gaming or kung ano man, eh, hindi naman sila nagiging productive at nagiging, alam niyo yun, iba pa nagiging, alam mo, kasi medyo, delikado yung bang, alam mo, direct yung mga naisa na panood ko. At saka ano to, may science to. Yung mga bata talaga na natututok sa gaming, sa mga ganito, especially sa internet, alam mo, ang dami talaga nagkakasakit. Correct. Ang tinatamaan talaga nila, yung tinatamaan talaga yung neuro nila. Neuro. Yung part sa utak. Part sa utak nila na kung ano. Totoo po yan. At hindi, tsaka yung impact sa kanila. Yung, yung the way of ano nila, their perception. Correct. Yung kung ano yung pumapasok. Kasi since puro negativity negative na ang nakikita natin ngayon sa social media. Correct. So, na-absorb din po minsan yan. So, ang yung way of living nila is sa halip na alam mo yun, kaya nga mas mabuti pa nga dati, 'di ba, partner, yung hindi pa nauuso yung mga namin, ang laruan namin noon dati, diba, saging. Kami kasi noon talaga mga panlalaking mga hindi totoo yung mga nilalaro namin. Oo, hindi, mga Chinese garter kami noon. Bahay-bahaya. Ay, hindi to, nanonood pa lang kapatid. Dati kami matindi yung baril namin sa saging. Pero totoo yun, di ba? Napakasaya nung kabataan dati. Wala pang mga ganito, mga gadgets. Yun ang pinakadabis, lalo pag bilog ang buwan, magkano kayo, yung tibig. Ano yun? Di ba? Tibig, yung... Taguan. Hindi, taguan at saka yung tibig. Yung gagawin nyo, yung lupa, ng tubig yan. Didiligan ng tubig na parang piko. Ah, okay. Yung tapos tutuloy kayo doon, yung harangan nyo, sinong maano doon, baka lampas. May tawag doon. Tibig ang tawag sa atin, Derek, ano? Nilaro sa Squid Game. Nilaro ba sa Squid Game? Ah, talaga? Nilaro sa Squid Game. Ah, okay. Yun. Tibig ang tawag dito sa atin, tama, di ba, Derek? Patintero. Patintero, yan. Pero masarap laruin yan sa gabi. Ah, sa gabi. Yung maliwanag yung buwan. Yan. So, pag walang buwan, wala. Ano, tapos yan, sobrang saya nun eh. Kaya, alam mo, yung mga anak natin, so, i-divert natin. Tsaka maganda yan, habang bata pa na natuturoan na natin sila kung paano talaga din mag-business o mag-anak buhay. No, kasi nakakatuwa yung, alam mo, yung iba kong mga namimit na ang babata pa na sobrang successful na din sa buhay. Sobrang ganito na rin. No? Which is ngayon, sa panahon ngayon naman, partner, talaga, hindi naman talaga natin maiiwasan about sa technology. Pero nasa atin lang 'yan kung paano natin gagamitin 'yung technology. Yan. Correct. No, so tama. We will do we have to take it positively or negatively na makakatulong sa atin para sa correct. Correct. Kaya 'yung ano, 'yung anak ko, alam mo, 'yung anak ko mayroong window talaga 'yan na ito lang dapat 'yung pagga-gadget niya. Okay, mas tinuturo, mas inaano ko siya, ini-encourage ko siya na maglaro ka sa labas. Mas okay na magpatakbo-takbo ka diyan, pawisan ka diyan, madapa ka diyan. Was okay sa akin yun. Tapos sa gabi, yun, saka bago lang siya matulog, siguro mga isang oras. Pagkadating ng ganitong oras, cut na, bigay na, tulog na. Tsaka iba pa rin yung mayroong intrapersonal. Correct. Kasi lalo na ngayon, hindi makapag-online, hindi makapag-face-to-face class. So at least, dyan man lang sa mga kalaro na mga kapitbahay nyo, nandyan lang sa bahay, okay na. Oo.
At least nagkakaroon siya ng ano, communication, i-enhance pa rin yung kanyang ano. Correct. Oo. So yan, so okay, so once again mga kayeses ha. Okay, so ito pong opportunity, just click the link below. Yan, ma'am, i-click niyo lang po 'yan, magkakaroon kayo ng online store. Pwede niyo po 'yang ibigay sa mga magulang na nanonood sa atin ngayon. Pwede niyo po 'yang ibigay doon sa inyong mga anak. Correct. Yan, may mga papagabalan nila diyan. Kung sino man yung mga gusto sa tingin niyo mm-hmm. kailangan. Kailangan yung meron namang mga skills special pagdating sa mga selling, alibal may mga ganung ano tayo, yung mga kababayan tayo na mabokay, di ba? Kahit walang puhunan kumikita, no? So we have to take advantage of that. Yan. At saka yan, para at least makadyan, umpisa pa lang ng taon, makapag-umpisa ka. Oo, kaya makapag-umpisa ka ng ganyan, at least kahit paunti-unti start lang. Start the 2022, no, right? Oh, no, yan. Yun ang pinakamaganda. Start 2022, Year of the Tiger. Right. Year right. Alright. Kailangan maging mabangis tayo ngayong taong ito. Wow. Alright, so, yan, so, dito na tayo, mag-end yes, syempre, at nagpapasalamat kami ulit, mga kayeses, sa walang sawang pagsuporta ninyo, at laging naandyan po kayo, especially pa nagla-live kami, na video-duo. At of course, maraming salamat for always supporting the Giggle Duo, and of course, the whole Yes Channel production. Yes, of course, and then, syempre, salamat din po sa mga sumuporta sa amin from amin na year 2021 nung nag-umpisa po kami dito sa aming venture na ito na pagbablog po nito na mag-educate, mag-inspire and magbigay ng mga opportunities. Yan, maraming salamat po sa inyo. Hindi na po namin kayo banggitin dahil napakadami po ninyo from the bottom of the heart of the Yes Channel. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat. At asahan niyo po na isang magiging magandang 2022 po ang magiging kasabayan po namin kayo mga kayeses for the year 2022. Kung ano man mga kaganapan ngayong taong ito. Siyempre, lagi naman nating inaano yung positive, yung positivity. Yeah, correct. All right. So once again, my name is JR, your opportunity seeker at bubusog sa mga bawat oras niyo. And of course, my name is RK, I'm a digital travel blogger and mag-atid sa inyo sa iba't-ibang klaseng opportunities. Once again, maraming salamat and good night mga kayeses. Paki-watch po ulit mga kayeses ang aming launch ng aming Giggle Duo soundtrack. Narito po.